Hi everyone, welcome to our vlog, An Labaho Vlog. Mga ka-ALV, thank you so much for watching and listening the chapter 2 of our season 3 ALV Pocketbook reading. So let's go mga ka-ALV, basahin na natin ang chapter 3. Happy listening! Chapter 3. Tumulo ang luha ni Alexa nang makita ang kapatid. Hindi sapat ang mask na nakatakip sa mukha niya upang itago ang hikbing umalpas. Parang ang sarili ang nakita niyang nakahiga. May nakakabit ng kung ano-anong plastic tubes at monitoring machine. Hindi niya matiis na hindi hawakan ang kamay ng kapatid. Gustong ipadaloy roon ang buhay. Yumuko siya at nagsalita sa gumagaralgal na tinig. Kung naririnig mo ako, Sandra, gusto kong sabihin sa iyo, ako ang kapatid mo. Ang kakambal mo. Ako si Alexa. We have so many things to make up for, Sandra. So please wake up, love. Don't give up. Pagkatapos ay nagsisikip ang dibdib na tumayo siya ng tuwid. Iwan kong guni-guni lamang pero nadama niyang gumalaw ang daliring hawak niya. Napatitig siya doon. Paglabas niya sa ICU ay naroon sina Roberto at Eleonor at hinihintay siya. Nararamdaman kong lalabas siya sa koma na yan. Humihikbi pa pero determinadong wika niya. Tumango si Roberto. I'll see her now. Hihintayin ka namin sa silid ng anak mo. Si Eleonor na inakay si Alexa patungo sa nakalaang silid kung sakaling magkamalay si Sandra. Kinuha ng mag-ama ang huling flight pauwi sa Palawan. Wala silang kibuan sa loob ng eroplano. Iginalang ni Roberto ang pananahimik ng anak. Kinabukasan, Lunes, ay hindi pumasok sa bangko ang dalaga. Bakit pa gayong magre-resign din naman siya? 6 na araw na lamang ang natitira para sa kasal ni na Jake at Sandra. Nang hapong yun ay sinundo siya ni Bernard sa kanilang bahay. Wala siyang kibo habang tinatahak ng pick-up ang daan patungo sa De Silva Farm. Gusto kong ipakita sa iyo ang koral ng mga baka at kabayo. Ani ni Bernard at nilingon siya nito. Ang corny ko, no? Sa halip na sa sine o sa park ay sabakahan kita dadalhin. Bahagya pang natawa ang binata. Ano ang sasabihin ni Jewel pag nalaman niyang isinama mo ako dito? Sinikap niyang pagaanin ang tuno. Nagtaas ng mga kilay si Bernard. Gusto kong maging malinaw ito sa iyo, Alex.
And I'm telling you this just this once. Parang kapatid ko lang si Jewel. All my life, I was made to believe that she and Emerald were my sisters. And I have treated them as such since then. Hindi kumibo ang dalaga. Mahigit isang taon pa lamang sa Paso de Blas ang mag-amang Alexa at Roberto. Mula lamang nang mag-assign ang kanyang ama bilang assistant principal sa paaralan sa bayan. At bagamat may kwento tungkol sa pamilya ng mga De Silva at Fortalejo ay hindi gaanong malinaw sa kanya. At hindi rin naman niya gustong magtanong. Sa nakalipas na 5 buwan ay malimit na dumadalaw sa kanila si Bernard. Malimit rin silang magkasama ng binata sa pamamasyal. 2 beses na niyang nakatagpo si Jewel at hindi niya maipaliwanag ang pait sa mga mata nito kapag nakikita silang magkasama ni Bernard. Ipinarada ng binata ang pick-up sa tabi ng kural ng mga baka. Pagkatapos ay bumaba at umikot sa kinalalagyan niya. Binuksan ang bahaging iyon ng sasakyan at bumaba siya. Kung sa ibang pagkakataon ay baka nai-enjoy siya sa naghahabulang mga kabayo sa loob ng kural. Ang panginginain ng mga ito. Subalit, nanatili siyang walang kibo kahit ipinaliliwanag sa kanya ng binata ang mga bagay-bagay tungkol sa farm. Hindi ka kumikibo. Ano ang iniisip mo? Ani ni Bernard makaraang mapunang matamlay siya. I'm leaving, Bernard. Leaving? Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong nito. Huminga siya ng malalim at sinimulang sabihin dito ang pasya niyang pakasal kay Jake bilang si Sandra. Ilang araw na lang yun mula ngayon, Bernard. Bukas ang alis ko paluwas ng Maynila. Hindi magagawa yun, Alex. Paano ako? Tayo, protesta nito. Nagpapasalamat nga ako at wala pang nabubuong relasyon sa ating dalawa, Bernard. Mahinahong sagot niya. Pagalit siyang hinarap ng binata. Not in so many words, Alex. Pormalidad na lang kung sakali ang maraming salita. Halos lahat ng tao at kahit ang daddy mo ay iniisip na magkasintahan tayo. And I'm glad we really are not dahil sa pangyayaring ito. At least, hindi masakit sa ating pareho ang gagawin ko. Hindi masakit? Anong palagay mo sa akin? Bato? Please, Bernard, huwag mo na sanang pahirapan pang pareho ang ating sarili. Kailangang gawin ko ito para kay Sandra. I'm willing to offer your sister financial help, Alex, kung yun lang ang kailangan. May sarili naman akong pera. Huwag mo lamang gawin ito. Patuloy ng binata. Umiling siya. Hindi ko magagawa yun. Masyado ng maraming komplikasyon. Ang kapatid ko ay tumatanggap ng tulong sa fiancé niya sa material ding paraan. At sa moral niyang pamantayan ay hindi dapat. Marry me then. Today. Tomorrow. Nang sa gayon ay magiging maluwag sa puso mo ang pagtanggap ng tulong ko.
giit ni Bernard. Hindi ko tatanggapin ang inaalok mong kasal nang dahil lang sa kapatid ko. Please, sana'y maunawaan mo ako. Hindi ba dapat ay magpasalamat tayo na habang maaga ay dumating ang suliraning ito nang wala pa tayong commitment sa isa't isa? Nagtiimbagang ang binata. Walang commitment? Pinatatawa mo ako dyan sa sinasabi mo? Alam nating dalawa na sa malaot madali ay dun ang tuloy natin, di ba? Bahagyang tumaas ang tinig nito. Nagyuko ng ulo si Alexa bilang pag-amin. This is insane, Alex. Bakit kailangang isakripisyo mo ang iyong sarili sa pagpapakasal sa isang lalaking hindi mo pa man lamang nakikita? At ang higit pa ay hindi nito gustong pakasalan si Sandra kung may paraan lang itong magagawa. Hinawakan niya ang braso ni Bernard. You will always be my friend, Bernard. Malaya kang dalawin ako kahit nakasal na ako kay Jake. Ni hindi niya mabigkas-bigkas ang pangalan ng lalaking nakatandang pakasalan. Alam mo bang sinasaktan mo ako? Oh, Bernard, I'm so sorry. Paano ko malaman ni Jake na yun ay hindi ikaw si Sandra sa panahong mag-asawa na kayo? Paano kung magkamalay ang kapatid mo at na lamang pinakasalan mo ang kasintahan niya? Sunod-sunod nitong tanong. Naisip na rin namin lahat yun. Haharapin ko ang problema ng isa-isa. Sa kasulukuyan ay si Sandra ang problema. Kung paano patuloy na matutustusan ang pangangailangan o kinakailangan niya sa ospital. Nakita niya ang galit at panlulumo sa mukha ni Bernard pero wala siyang nagawa. Hanggang sa maihatid siya nito ay wala silang kibuan. Alexa, sambit ni Roberto. Pareho ko kayong anak ni Sandra. Kung paanong gusto mong tulungan siya ay ganun din ako. Pero, hindi ko rin matiyak kung tamang isakripisyo mo ang iyong sarili. May ibang paraan ba, Daddy? Ganting tanong niya. We can sell this house and lot at hanggang ngayon ay hinuhulugan pa ninyo sa gobyerno. Sapat ba yon? Hindi mo murahin ang ospital na kinalalagyan ni Sandra. Ang halaga ng rights ng bahay at lupaing ito, pati na ang naipon natin, ay baka isang buwan lamang gagamitin. At hindi pa tayo nakakatiyak sa mga panahong yun ay nagkakamalay siya. And we just can't let her die, Dad. Sana'y matapos ang problemang ito nang walang nasasaktan sa inyo ng kapatid mo. Lalong higit ikaw. Hinaplos nito ang buhok ng anak. Kinabukasan ay nagtender ng resignation si Alexa sa trabaho. Sa pagkabigla ng mga kasamahan at ng boss niya, at noon din ay lumuwas siya sa Maynila. Si Don Benedicto ang kausap ko sa telepono, Alexa. Dumating na si Jay kaninang umaga mula sa Amerika. Balita ni Eleanor na ang kasiyahan ay hindi maitatago. Tiniklop niya ang album ng kapatid, agad ang pagbangon ng kaba sa kanyang dibdib. Makikipagkita na ba siya sa akin? Nawala ang ngiti sa mukha ni Eleanor. Hindi. Abala raw sa trabaho ngayon si Jay.
naipon ang gawain niya nang umalis. Pero ang sabi ng Don Benedicto, ay handa na ang lahat sa kasal ninyo. Simple lang naman ang kasal, iha. Sabi ni Don Benedicto, ay sa hardin na lang ng mansyon gaganapin. Naguguluhan na patitig sa ina si Alexa. Talaga bang hindi interesado ang Jake na ito na pakasalan ang kapatid niya? At bakit puro si Don Benedicto ang sinasabi ni Eleanor? Nagkibit siya ng balikat. Kung hindi magkikita ay mas pabor sa kanya. At dahil si Don Benedicto ang may kagustuhan sa kasal na ito, then she will have a reluctant groom. Inihatid ng driver ni Jake ang traje de boda ni Sandra sa bahay ni Eleanor. Excited na iniladlad ito ni Eleanor at ipinakita sa kanya. Kay ganda, Alexa. Totoo naman kung ang sa ibang pagkakataon ay baka ma-appreciate niya ng husto ang damit pang kasal. Walang babaeng hindi mag-uukol ng paghanga sa eleganteng pangkasal na yun. Magkasing katawan kayo ni Sandra, Alexa. Natitiyak kong kasya to sa'yo. Hindi kaya mahalata ni Jake ang pagkakaiba namin ni Sandra? I don't think so. Ayon sa kapatid mo, he was never interested with her. Pagkatapos ay nilapitan ang anak at niyakap. I'm sorry, Alexa. Pagkalipas ng maraming panahon, hindi tayo magkikita ay ito pa ang napala mo sa amin. Biglang nagsikip ang lalamunan niya. Hindi ninyo ako pinilit. Bukal sa loob kong gagawin ito. Kumawala siya sa ina. Paano ako magpapakasal kay Jake? Gagamitin ko ba ang pangalan ni Sandra? Gamitin mo ang totoo mong pangalan, Alexa. Alexandra Montejo. Hindi iisipin nino man na hindi si Sandra yon. Hindi ginagamit ni Sandra ang Cassandra sa maraming pagkakataon. Paano ko malaman ni Jake na hindi ako si Sandra? You will be married by then. Wala na siyang magagawa. Personally, walang interest si Jake sa kasalang ito. Si Sandra man o si Alexa ang pakakasalan niya doesn't really matter. Kung papaano lang niya tatanggapin ang switching ang siya mong haharapin kung sakali. Napapikit ang dalaga. Parang ngayon lang niya gustong mag-back out. How she wished na bumalik sa normal ang buhay niya. May palagay siyang hindi na niya alam ang tama at mali sa sitwasyon. Parang mali lahat. Magbihis ka na, iha. Dadalawin natin ang kapatid mo at pagkatapos ay magsa-shopping tayo sa mga gamit mo. Yaya ni Eleanor. Hindi ko kailangan ng mga gamit, Mama. Tipirin na lang ninyo ang pera at kakailanganin ni Sandra yon. Hindi siya nanuluya pero yun ang dating kay Eleanor. Napakagat-labi ito. Wala akong ibig sabihin, pag-tweet niya. Alam ko, iha. But wouldn't you accept a gift from me? Regalo ko sa kasal mo? Tumango siya upang mapatanatag ang loob ng ina. Halos hindi pa sila nakapasok ng bahay mula sa pamimili sa ospital nang magring ang telepono. Dinampot ito ni Eleanor. Si Jake, Aha, gusto kang makausap. Tinakpan nito ang mouthpiece. Kausapin mo. Biglang nanginig ang mga tuhod niya sa sinabi ng ina.
Gusto niyang tumangging kausapin ang lalaki pero hindi maaari ang ganon. Sa nanginginig na kamay ay inabot niya ang telepono. Hello? Sandra! Anang buo at otorisadong tinig. Napatlunok ang dalaga. Speaking? Sumulyap siya sa ina na nasa kalayuan at nakatingin. Kaya ako tumawag ay upang alamin kung ayos na ang lahat sa'yo. Pinapatiyak ng papa kung wala ng problema. At tila bagot nitong sinabi. At nagtataka ako sa'yo, alam mong nandito ako sa opisina pero hindi ka tumatawag. You used to burn my lines. Busy ako sa pag-aayos na mga kinakailangan, Jake. Strange. Parang matamlay ka. Gusto mo bang umurong sa kasal na to? Parang magising bigla ang dalaga. No. Bahagya lang, masama ang pakiramdam ko. Oh well, anyway, sa linggo ng alas 3 ang sundo ng driver, John. Alas 4:30 ang ceremony. Yes, maikling sagot niya na hindi na rin sinagot ang kabilang linya at nagbaba ng telepono. Isang mahabang buntong hininga ang pinakalawalan niya nang ibaba ang telepono sa receiver nito. Sa kabilang dako ay kausap ni Jake si Don Benedicto. Mission accomplished, Papa. Walang problema. Ayos na ang lahat. Sa linggo ay may asawa na ako at sa babaeng gusto ninyong pakasalan ko. May himig na galit ang tinig nito. Maraming salamat, anak. Salamat at pinagbigyan mo ako. It is but honorable that you married her. Ang matanda na nasa silyang digulong. Papa, we could have been offered them money. Jake, sansala ito sa sasabihin ng anak. Hindi ko magagawa sa anak ng kaibigan ko ang sinasabi mo. Na para bang ang pinsalang ginawa ni Ryan ay mababayaran ng salapi. She disturbed it. Bahaw na tumawa ang matanda. Parang gusto ko na ring isipin sinasang-ayunan mo ang ginagawa ni Ryan dahil sa sinasabi mo. And that's strange, iho. I'm sorry, Papa. Alam kong malaking kasalanan ang ginawa ni Ryan sa kanya. Oh, well. Huwag na nga nating pag-usapan ito. Hindi na gustong pahabain ni Jake ang usapan. Dahil rin sa pangyayaring ito kaya na-stroke si Don Benedicto. At hindi na gusto ng binata na maulit pa yun. It might be fatal. That was the end of chapter 3. Thank you for watching and listening, mga ka-ALV, on chapter 3. Please stay tuned on chapter 4 by subscribing and clicking the notification bell. So again, this is Anne Labajo Vlog, the Everyone's Channel. Don't forget, always trust the process. Thank you so much!